Narito nga po tayo ngayon sa Barangay Santol, Quezon City, kung saan bago sumapit ang bagong taon ay may isang barangay kagawa dito na namaril at sa likuran ko lamang ang burol ng kanyang mga biktima. Mag-ama po ito na kapitbahay nila na ng mga sandaling iyon ay nagse-celebrate ng birthday. Pero dahil di umano na ingayan itong suspect ay lumabas ito ng kanilang bahay at pinagbabaril ang mga biktima. Papakita po namin sa inyo kung gaano kalapit lamang itong tahanan ng suspect sa biktima. At ito po yung tindahan na inyong nakikita. Diyan po nakatira yung barangay Kagawad na kasalukuyang pa rin pinaghahanap. Samantalang dito sa may mga nakatambay na ito ng mga residente, diyan po naganap yung selebrasyon ng birthday at diyan din ang naging crime scene kinalaunan. Sa ngayon nga po ay patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect. Sa harap mismo ng kanilang bahay, pinagbabaril ang mga biktima ng tumakas na barangay Kagawad. Batay sa ulit ng pulisya, nagiinuman ang mag-amang Rodney at Raymundo Dianon nitong pagsalubong sa bagong taon na magkaroon sila ng di pagkakaintindihan. Nagdamang responde ang ilang barangay Kagawad at inawat ang nagkainitang mag-ama. Pero bigla na lamang umanong lumitaw ang suspect na si Anacleto De Torres, 47 taong gulang at isang barangay Kagawad. Sa kanya, walang hapas sa pinagbabaril ang mag-ama, agad na tumakas si De Torres, sakay ng motorsiklo. Tama sa kanang dibdib ang kinamatay ng nakatatandang Dianon habang multiple gunshot wounds naman ang tinamo ng anak na si Raymundo. Patuloy na pinaghahanap ang suspect. At sa puntong ito, kasama po natin ang anak ng nakatatandang Dianon, si Mang Richard. Magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi po. At unang-una, nakikirami po kami. Paano po ba ang pangyari? Ano po ang kwento sa inyo? May alitan ho ba itong Kagawad? Wala naman po. Wala naman po silang alitan. Nung mangyari nung araw na yun, nasa bahay ako nun. Pagbiyahe ko dito sa pila namin, may nagsabi sa akin ng mga kasama ko na kung nabalita ko na raw yung nangyari sa kuya kong binaril. Hindi naman po ako kagad naniwala, kaya ginawa ko, natid ko po yung pasero sa palengke. Pagbaba ko rito, nabutan ko lang na marami ng tubig dyan na, abin, yun nga, yun, nakita ko may dugo nga. Tapos sinabi sa akin, nasa ospital na raw yung kapatid ko. So, ginawa ko, pumunta ako ron. Pagdating ko ron, nabutan ko, wala na yung tatay ko. Patay na nga. Tapos malis ako dun, bumalik ako rito. Nanong ako ng mga kamag-anakan ko na, kamusta na? Sabi ko, wala na, sabi ko. O anong balita na ano doon? Sabi ko, wala na lahat, sabi ko. Pero wala ho dating kayong naririnig na away ng pamilya niya, wala away ng Kagawad? Wala naman po. Wala kasi ganun. Yung kuya ko sa si Kagawad, magano yan magkumpare yan Kaya hindi ko iniisip na mayroon silang alitan o away. Nakita ho natin kung gaano kalapit lang yung bahay. Sigurado magkakilala sa kanya. Kakilala ho. Wala ho bang pasabi yung pamilya ng suspect sa inyong pamilya kung paano po ang gagawin nila o... Wala naman po, ma'am. Wala po. O isusuko nila ito sa Kagawad? Wala bang ganun? Wala naman silang sinasabing ganun. Basta nung nangyari na yun, tumakas na, umalis na siya nun. Opo. Nung binaril na yung kuya ko sa kayong tatay ko, umalis na siya nun. Opo. Tumakas na siya. Ang nangyari ngayon, pinapaubayan nyo na sa pulis, itong pangyaring ito. Ganun na po ang mangyayari. Talagang gusto lang namin talaga na mahuli siya. Ang panagutan niya yung ginawa dito sa mga tatay ko saka sa kuya ko. Yun lang ano. Sana itong ano, tapos na yung problema. Kasi nagugulan din po kami. Nahirapan din po kami sa sitwasyon ng nangyayari sa amin ngayon dyan. Di pa namin alam kung ano yung magiging desisyon namin. Kung nagre-reklamo o ano, pero mahala na lang, hindi pa po namin alam kung ano, pag-uusapan pa po namin yan. Salamat po sa pagkakataon at nakikiramay po ulit kami sa inyo. Si Mang Richard, siya po ay anak nung nakatatandang Diana na pinagbabaril nga po dito sa harapan mismo ng kanilang bahay.